Setyembre, 2009. Nalalasa ang bagyong Ondoy sa buong Luzon. Nagdulot ng pasakit ang rumaragasang baha sa daan-daang pamilya sa mga tabing ilog at sapa sa lungsod ng Valenzuela. Inanod, hindi lamang ang kanilang mga tirahan at kabuhayan, kundi ang kanilang kinabukasan. Agad na umaksyon ang pamahalang lungsod upang permanenteng mailikas sa mas ligtas na komunidad ang higit sa 1,000 apektadong pamilya. Ang trahedya ay naging isang malaking pagkakataon upang mabigyang dangal ang kanilang pamumuhay bilang bahagi ng umuunlad na lungsod. At lalong umigting ang pananaw ng pamahalaang lokal na gawing informal settler-free ang lungsod Valenzuela. Sa panawagan na noong punong lungsod Sherwin Gatalian, nakipagtulungan ang pribadong sektor upang makalipon ng pondo para sa pagpapatayo ng mga bahay na tuluyang maglilikas sa mga biktima palayo sa panganib. Ang pondong nalikom ay iniraan sa dakilang Handog Foundation Incorporated. Inilaan naman ng lokal na pamahalaan ang halos 2 ektaryang lote sa Barangay Ugong bilang relocation site. Dito isinilang ang unang Disiplina Village, ang kaisa-isang proyektong pabahay na sinimulan ng lokal na pamahalaan alay sa mga nasalanta ng bagyong Ondoy. Kaagapay din ang mga benepisyaryo sa pagbuo ng kanilang mga bagong bahay sa pamamagitan ng ambag nilang sweat equity. 890 pamilya ang nailikas sa bagong komunidad, ang Disiplina Village Ugong, upang magsimula ng panibagong buhay. Ngunit batid ng lokal na pamahalaan, sa pamumuno ni Mayor Rex Gatalian, na mayroon pang ibang nangangailangan ng tulong. Napagalaman sa 2015 Community-Based Monitoring System ng lungsod na higit sa 3,000 mga pamilya pa ang kailangang mailikas palayo sa mapanganib na lugar. Bago sumapit ang isa pang bagyong Ondoy, itinayo ang pinakamalaking in-city housing project sa bansa, ang Disiplina Village Bignay. Zero informal settler families, yan ang layunin ng Valenzuela City. Dahil sa patuloy na pagsulong ng lungsod, walang Valenzuelanong dapat maiiwanan. Ang bawat isa ay may karapatan di lamang sa isang tahanang malayo sa disgrasya, kundi pati na rin sa isang pamumuhay na marangal, makatao, at puno ng pag-asa. Taong 2018, tuluyan nang nailipat sa kaaya-ayang kapitbahayan sa Disiplina Village Ugong at Bignay ang halos 4,500 Valenzuelano. Ang dating mga informal settlers ay mga homeowners na ngayon. Malayong malayo sa dati nilang tirahan, ang mga Disiplina Village ay hindi nilikha bilang relocation site. Ang mga ito ay komunidad na planado at kompleto sa pasilidad at serbisyo. Ligtas at payapa, mapaglingat sa murang kaisipan ng mga kabataan. Kung saan malaya silang makapaglalaro at makapaglilibang sa mga espasyong sadyang itinayo para sa kanila. Alaga ang kalusugan at ang iba pang pangangailangan ng lahat ng residente para sa isang pamumuhay na marangal at angkop sa pagkubog ng kanilang pagkatao. Ang bawat aspekto ng kanilang pamumuhay ay pinatitibay, pinalalago ang kanilang kabuhayan. Para sa mga mamamasukan, sadyang malapit lamang ang mga pagtatrabahuhan upang makapag-impok para sa hinaharap. Tinuturuan ng mga residenteng maging mapangalaga sa kanilang pananalapi. Malaking tulong pa ang mababang renta sa pasilidad. Hindi lamang ang kanilang tirahan
ang nabago, kundi ang pananaw at pagkilala sa kanilang mga sarili. Sa bago nilang komunidad, sinisiguro na sila ay mga residenteng disiplinado at marunong makipagkapwa-tao. Kinikilala ang Disiplina Village bilang isa sa pinaka-epektibong proyekto sa pamamahala. Hinahangaan, tinutularan at pinag-aaralan ng iba't ibang sektor. Ngunit ang tunay na halaga ng Disiplina Village ay nakaukit sa puso ng mga residente nito. Dati po, nung nandun po kami nakatira, ay lagi po kaming kinakabang pag medyo po tag-ulan. Sa pagtulog po, napupuyat kami kasi binabantayan po namin. Minsan nga po, nag-iimpake na kami kahit wala pang baha. Para po pagkaayan na yung tubig, ibubuhatin na lang namin gamit namin. Malaki po yung pagbabago kung kumpara po kami nasa tabing ilog. Talaga pong maputik po doon. Pagka maulan, yung mga papasok problema, bit-bit ang tsinelas. Eh dito po, kahit po punta ka, galing ka sa school, hindi ka po mag-aalala sa putik. Wala kahit po abutan ka ng ulan, wala ka pong aalalanin na mababaha ka sa pag-uwi. Yung mga magkakapitbahay po dito na dating hindi po magkakakilala, ang kakuklose-close naman po ngayon. Ngayon, para magkakapatid na kami dito. Nagpapasalamat kami unang-una na sa Panginoon na ganito kami. Tsaka yung mga anak ko, buo-buo lang kami. Kumbaga, kahit na magkakaiwalay kami ng unit, eh andyan lang kami paggabi. Anytime, pwede ako lumabas, bisitahin ko lang yung mga anak ko. Ang mga bagong tahanan nila ay sagisad ng kanilang pagbangon mula sa hirap na kanilang pinagdaanan. Ang doon, maliit rin yan doon kasi ano, kubo-kubo lang. Paggabi, natutulog lang kami. Naglalagay ng kulambo kasi natakot po kami. Ang dami ng ahas lumalabas. Ang dito, mas maganda kasi safety na po kami. Pati pag-aaral ng aming mga anak, nakapag-aaral sila ng maayos. Wala po kaming binabayaran na bahay. Yung dati po, nung doon pa kami talagang mahina yung mga anak ko, yung dalawa ko lang, yung maliit ko. Nung dito na po, medyo masigla na sila kasi nakapaglaro sila. Tapos malapit po yung center. Kapag may naramdaman sila, pinupunta po namin sa health center na susuplayan naman po kami ng gamot. Kaya medyo kahit payat sila, malusog yung katawan nila kasi naka-exercise po sila. Mas maganda dito. Magandang kalagayan namin dito lahat. Wala akong talaga masasabi. Sila ang mga pamilyang sumasalamin sa bagong mukha ng Valenzuelano. Kung sansampo lang po kami nag-i-give, walang ano, permanenteng ibgiban. Saka yung kuryente, nakaw. Pag wala pong ano, kakabit na naman. Pag hulihan, tatanggalin. Eh dito po, paglabas mo, kalsada na. Doon po, dumadampa po kami sa putikan. Malayo pa, lalakarin pa namin. Hirap po kami doon. Pero dito, napakaganda na po. Sa paggamit naman po ng tubig, nakokontrol naman namin. Sa kuryente, nakokontrol din po namin. Katulad mga anak ko, laging mayroon pong nagbabantay ng mga bantay bayan. Mayroon pong pulis, nandyan sila. Lagi po silang nagro-rubbing dito. Sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, nakikiambag sila sa patuloy na pagtatag ng kanilang komunidad. Panahon ng undoy, talaga pong mataas yung tubig noon. Tapos may mga rescue pong pumunta sa amin. Yung asawa ko nga eh, parang ayaw niya pa ibigay yung anak ko. Talagang sinakay namin sa batsa yung anak ko. 3 taon gulang pa lang siya. Tapos yung asawa ko, bakit kailangan mo pang lumikas? Eh, nandito naman tayo sa taas. Ang inaano lang po kasi namin noon, yung kuryente po, baka maabutan ng tubig at maano kami, makuryente kami, may stock kami dun sa looban. Nagdadalagan na yung anak ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi pag magpapala, mama, may practice dito, may practice ako dito, may practice. Hindi na ako kakabakaba. Kasi pag doon, nung nandun kami sa amin, magpapaalam siya ng ganun. Sabi ko, naku anak, saan ka pang lupalop ng Valenzuela pupunta? Eh pag dito, magpa-practice lang siya. Mama, dyan lang ako sa Block 3, Block 4. Sabi niyang ganun. Palagay na ako kasi nandyan lang siya, pwede ko na siyang hanapin kahit saan. Ang Disiplina Village ay patunay na ang lungsod ng Valenzuela ay talaga namang isa sa mga kaaya-ayang lungsod sa Pilipinas. Kumakalinga, humuhubog, at bumubuo sa buhay ng bawat Valenzuelano.